behind the scene na nangyari kay Boss D, kay Ivy Laksina, and the rest of Joko Mojo Flying Titans na sobrang ikinabahala at ikinalulungkot ng kanilang mga fans. Hi guys! Again, it's me, Pinals TV. So for today's update guys, pag-uusapan natin yung nangyaring behind the scenes sa pag-exit ng Joko Mojo Flying Titans, lalo na kay Boss D at kay Ivy Laksina. Pero bago natin pag-usapan guys, huwag nyo munang kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo sa mga bago kong upload. So ayun nga guys, ito yung sa video na nag-viral kung saan kulang na lang buhatin ng mga marshal si Boss D para hindi masyadong maipit sa mga fans. Marami kasi sa mga supporters ni Boss D ang nabahala at nag-alala na baka daw masaktan si Boss D physically. At ito pa daw yung dahilan na hindi ito makapaglaro ng maayos sa upcoming semifinals game nila. Nag-worry kasi sila na baka magkaroon ng injury si Boss D. Or kahit sino sa mga players ng Joko Mojo Flying Titans. Hindi naman daw masama pag sobra nating iniidolo yung isang tao, pero dapat daw may limitasyon tayo dahil alam din daw natin na may upcoming laro pa sila. At dapat isipin din natin kung ano yung posibleng mangyari. Yung point of view natin dito guys, is tama naman yung ibang mga supporters ni Boss D. Kahit gaano pa natin kagusto na mahawakan or malapitan si Boss D, dapat gawin sana in a nice way. Ang konting problema lang kasi doon guys sa area kung saan sila naglaro is walang mga nakaharang sa mga players na dadaan. Kaya talagang malaya yung ibang mga fans na gustong hawakan or gustong hablutin ang mga gusto nilang players. Pero so far guys, wala namang masamang nangyari kay Boss D or even sa mga players ng Joko Mojo Flying Titans. Pero at least, next time, maging aware na tayo. Or maging aware na din yung mga fans na yun yung mga ginagawa. So yun lang muna yung pa-update natin guys for today's video. Again, this is Pinals TV. Thank you for watching.